Ayan mga kalingap, shout out to sa inyong lahat. Welcome back po sa ating channel, Marius Vlog po. At huwag po nating kalimutang suportahan si Kuya Bar Santos Matubang at Tiid na Vlogs at Kalingap Rob. At ang inyong lingkod po, Marius Vlog, huwag po sana ninyong kalimutan na suportahan para lumaki-laki ang ating channel. Siya nga pala, nandito tayo nga sa bayan ng Malasugi at meron tayong pinuntahan dito. Ito, kakausapin natin siya. Ano mo siya? Kapatid ko pong panganay. Ayun. Dalawa lang po kami, sir. Siya po ang panganay, ako po yung bunso. So, bali po ako po yung tumatay yung panganay. Kasi po, medyo kulang po talaga ang isip ng aking ate. Kaya po, pasensyahan po siya kung ano ang gusto po niya sa buhay. Hinahayaan ko na lang po siya. Kung gusto niya maglakwatsa, maglalakwatsa siya. Hindi tayo, maski po gabi, wala po yung rato. Pag siya po ay nakaisip, naalayas po talaga yan. So, bali po ako ay namumroblema kasi po hindi ko po alam kung paano ko yung buhayin. Una-una na po, namatay yung asawa ko. Ito pong may bahay na ito. Ay pinaalis na rin po kami nung aking dating bianan kasi nga po wala naman na po yung anak niya. Hindi ko po alam kung saan ko dadalhin ito mag-irita. Kaya po ay kung maaari po sana, humihingi po ako ng tulong para po umaaksyonan po yung aking kapatid. Kasi po nag-aaral po yung mga babae pati po yung dalawang anak niya. Ay, sayang din naman po, hindi ko kayang tustusan. Kaya po may anak pa po siyang maliit. Tulungan man po ninyo ako para sa kapatid ko. Anong pangalan niya, te? Anong Maribel pangalan? Po. Maribel Abacano Manintim po. Ayun. Yun yung gusto natin tulungan ay kapatid mong panganay. Opo, opo. Kapatid ko po 'yan na panganay. Ayun. Pwede ho natin na kausapin yung kapatid mong panganay para malaman natin kung ano yung saloobin niya. Opo. Ano? Andiyan po, ate. Kausapin ka daw ate ko. Ayun, ito si ate. Te, kumusta ka na, te? Huwag mo na muna kundi magulo yung... Kasi na ano... Saan ka ho galing? Kasi parang naglakad kayo. Napalap pa ako sa rangkon ay ng mga gugulay. Ah, naman ko kayo? Ano yung pakunin? Ititinda mo o... Ititinda mo o gugulayan mo lang? Gugulayan lang po yun. Siya nga pala, nasaan yung asawa nyo? Ay, wala pa ako sa asawa. Wala pa ako asawa. Nasaan ano yung mga anak mo? Ano po dito? May... Ilan ho ang anak nyo? Pa po yan. Lima. Lima. Yung limang anak nyo ho, ilan yung ama? Naging kapatid mga bata ito, dalawa po mga kapatid ko sa akin. Dalawang tiyuin po ng asa sa akin. Kaya, nagdagdaka ng dami mga bata ito. Diyata po kami. Ibig mo sabihin yung lima mong anak, iba-iba yung ama nila? Iba-iba, lima, ibig sabihin mo, lima rin yung ama? Wala ho kayong natandaan man lang kung sino yung mga ama nila? Tandaan ko po, yun yung mga tiyuin ko po ang nag-aasa sa akin. Kapatid ni Papa Junior po, baka ano. Ay, mga tiyuin mo rin ho ang ginaasa kayo, kaya ilan ng mga tiyuin yung... Nag-aasa po sa akin. Tatlo po yata yung tiyuin ko, nag-aasa sa akin. Eh. Yung asawa ni Tiyo Ernie, Tiyo Tisi ko lang yung Mera, Tiyo Ernie, siya nag-aasa din sa akin. Una. So, dalawang tiyuin ko na nag-aasa din sa akin. Kapag ni Papa ko. Ayan, no? Tatlo po na ko sa akin nag-aasa. So, ibig niyong sabihin, basta gahasain ho kayo, nabubuntis kayo. Nasa ano yung mga anak niyo ngayon? Ito na dito, yung dalawa po, asa malatap. Ilan na ho ang edad ng panganay niyong anak? Ayan, meron ka na ho palang dalaga o binata?
dalawang lalaki at isang lalaki. Ayun, meron ka na palang dalawang binata, ano? Tapos yung isa ay 20, ano. Kung sumunod po ito sa panganay niya, 21. 21 yung anis po yun. Ngayong August, mga 21 na po siya. Tapos po, yung pangatlo po niya, yan si Odessa, 16 years old po yun. Yung anak niya yun, yung radalaga na yan. Ayun. Yun naman pong isa, yung sumunod sa kanya, yung barababaeng isa, 11 years old. Tapos po yung bunso, ay, 11 ba? 13 pa na po yung sumunod sa kanya, kay Odessa. Yung pong bunso niya, 11 years old. Lalaki. So ngayon, no, Nay Jema, hindi ka na ho nag-asawa mula nung... Ilan ho yung edad ng bunso nyong anak? Nakalimutan nyo na ho. Saan nyo ho ipinanganak yung mga anak nyo? Dito na sa Malataw. Sa Malataw? Saan ho yung Malataw? Sa Malataw po. Malataw. Dito rin sa... Babago ng Bago Silang, Labo pa rin. Ay, dito pa rin sa Camarines Norte pa rin. Ayun. Yung limang ho yung dito rin ipinanganak. Yung lima na yun. So ngayon ho yung mga anak nyo nakapag-aral naman? Kapag-aral naman po. Yun nung mga may maliliit pa ho kayong anak, ilan yung edad ng bunso? 11 po yun. 11. Nandito ho sila? Nasaan si Berne? Tawagin mo nga ako sila. Dadayos sila naman yun. Okay na, Neng. Neng, pwede kita Neng ma... Yun po yung dalaga niya. Ayan, ito yung dalaga ni Ate Jema. Neng, ano Neng, kumusta ka na Neng? Ano Neng, nag-aaral ka pa ngayon? Siya po. Anong grade mo na Neng? Grade 3. Kumusta naman si nanay mo? Ayos lang. Hindi naman naglalayas? Ay, umalis siya para maghanap ng mga kakainin. Ay, yung mga bunso mo ning kapatid, sino nag-aalaga? Nalagaan po kami dito. Nalagaan, magkakasama naman kayo. Kayong lima. Ayun. Ning, pwede ka ning mag dito sa video, pwede kang humiling dito ng tulong sa lahat ng mga pwede ka nang manawagan dito sa lahat. O sige, Neng. Ano ang pangalan mo, Neng? Odessa. 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 Ang gusto ko lang po ay humiling na may sana po magkaroon po kami ng sariling bahay. Sana rin po yung mapagamot po si Mama. At sana po ay matulungan po kami. Yun lang po. Ayun. Bakit Neng si Mama mo may sakit siya? Simula daw po nung bata pa siya, nagkasakit daw po. Tapos pinagampainom daw po ng gamot, tapos nagkasakit. Nakalibo daw po at nagkaano na po, diferensya ang utak. Ayun. And sana ni merong makapanood sa mga panawagan mo na, sa mga panawagan mo, ano, para dumami yung maging sponsor mo. Sana matupad yung kahilingan ninyo. Kaunting dasal lang yun para mo makita ni God yung mga hinihiling mo. At siguro mabait ka naman, di ba? Kaya lahat ng mga mababait na bata ay tinutulungan ni God. Ano Ning? Okay. Thank you. Ayun, ito Nay Jema. Ano ho yung huling kahilingan nyo ho? Ano yung na gusto mong iparating sa lahat ng mga nanonood? Gusto
pwede ko kayong humiling para ma rinig ng mga lahat ng mga nanonood sa atin. Hindi yung makasap pagsalita si Nanay Gemma. Ayan. Nasa ano yung bunso ng mukha? Dito ka. Dito ka. Doon kay mama. Doon kay mama. Ayan, ito yung siya yung bunso mo. Ilan edad na siya? Totoy, ano pangalan mo? Bernie. Ilan edad mo na, Toy? Nag-aaral ka pa? Hindi po. Bakit hindi ka nag-aaral? Hindi ka pa nakapag-aral ng grade 1? Ay, hindi pa? Yan po sinasabi po siya na gusto ko may pa-restro para makapag-school. Ay, siya yung walang restro. Bakit hindi ngayon tinatanggap sa eskwela ng ang bata kapag walang restro? Yun nga pong isa, yung simulan niya, ay papapag-restro ko pa lang po. Ano, on pricing pa po yung restro niya. Kaya po po niyo po po inakit sa PC. Yung simulan po niya. Kaya siya na lang po ang na lang po ang wala pa. Ilan na ho ang edad niya? 11 po siya. 11 na siya. Dapat mga ko na siya. Grade 4 or grade 4 or grade 5. Sayang toto yung oras, sayang yung nakaraan na sa kaming mga pagpuna ngayon, wala kami kahit dawat kasi dadalwa lang naman pagpuna. Ayun, talaga kung walang tumutulong sa inyo, totally wala talagang tumutulong sa inyo, lalo na sariling sikap lang po. Ngayon no, itong bahay na to pinaalis na rin. Pinapaalis na po kami. Wala talaga siyang matitirahan kahit na ano. Ay mga kalingat, napaka nakakaawa itong kalagayan ng nila Ate Gemma, Nanay Gemma, sa pinaalis na sila dito sa bahay. Wala na silang mapupuntahan yung anak na si Bernie. Hindi nakakapag-aral dahil walang restro. Malaki ba yung kailangan sa pag nagpa-restro ng bata? Bale po, 700 po lahat ang kana po yung sa pag-process po. Ayun mga kalingap, yung mga nanonood ho dyan, baka gusto ninyong tulungan si Bernie. At ito si Nanay Gemma. Matulungan ho natin kahit na ma-restro si Bernie. Gusto na mapaaral ho natin siya, mapasimula sa pag-aral para ito ang dapat na tulungan natin. Kung gusto nyo hong tumulong, pwede nyo hong gamitin ang ating GCash number para makarating sa kanila. Ito ang aking number, 0966-4089-206. Pwede nyo hong ipadaan sa aking GCash para makarating sa kanila. At huwag mo kayong mag-ala dahil siguradong buong-buong makakarating sa kanila ang ating pagtulong. Yan o mga kalingap, maraming salamat sa pangalan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rap. Yan o sana palagi nating supportan sila para marami ho tayong matulungan ng mga tulad nila. Ito ho pala yung tinitirhan nila. Sa ngayon ho, hindi naman sa kanila ito, dito lang ho sila nakatira. At pinaalis na nga ho sila dito. Kaya dapat natin silang tulungan. Tinan mo si Ate o nagkukunan ng pako. Ayan. Ano mga kalingap, kung sino man ho ang gustong tumulong para kay Bernie, bukas ho ang aking palad para tanggapin yung inyong itutulong at para makarating kay Bernie. Matulungan ho natin siya makapag-aral at maayos na pati yung kanyang restro. Sana po kung sino man yung mga nakakaluwag-luwag dyan ay pwede ho tayong tumulong para kay Bernie. Ayan po, marami pong salamat sa inyo. God bless po.